Warm and pleasant greetings, everyone. I'm Dr. Benedict David, your host for Revalida. So, as described or as presented earlier, our topic for today is about leading by example. Don't get it wrong though, it's not about politics and other governance issues, but I would rather, of course, being an academic and a businessman myself, take it under the perspective and paradigm of what you call academic leadership. So I'll be discussing a handful of topics in a 5 or 6 minute video na, and I will also give some suggestions pertaining to it on how to make it even better or how to change the culture and the behavior of the teachers and the educators, even the professors per se. Kahit nasa college level and up like me, I also want more so to share my experience pertaining to that. So first and foremost, allow me to start it with pandemic ngayon, di ba? And I'll go directly to the point. Napapansin ko, ang daming mga kasama ko sa pagtuturo na kahit pandemic, sila mismo yung violator. How would I say it? Or how would I, why am I saying it? Alam natin na level 4 GCQ ngayon, or kung ano man ang tawag doon, as per IATF, pero may mga nag-face-to-face classes. Hindi na ako magdedetalya, syempre. And wala naman akong balak palakihin yung issue or so. Pero natatawa lang ako. Like kahapon, may mga face-to-face defense na one-on-one taking turns. Meron silang school na venue kasi yung mga estudyante ko dun is, ito pa nga yung ironic, yung mga estudyante ko dun, mga PhD students namin doon. So nag-chat sila sa akin, inaaya nila ako lumabas after. Kasi isang professor ako nagpa face-to-face defense. Then parang Thanksgiving nila kasi patapos na rin yung trimester nila or whatsoever, kung ano man. Nag-aya sila, former students ko rather, nag-aya sila ng lunch or dinner basta kahapon after nung so-called face-to-face taking turns defense nila. Sabi ko, bawal in any form of face-to-face. So sabi nila, one-on-one taking turns, habang naghihintay, may malapit na mall daw dun sa school or so, mag-bonding muna yung mga naghihintay while they wait. Sabi ko, ano yan? Watch repair? Battery repair of a certain clock or watch while you wait? E paano? Paano yun? So yung professor nyo exposed from proponent 1 to proponent 10 or 11. Kawawa naman yung proponent 11 sa kanyang professor. Lahat nung contamination, lahat nung cross-infestation, kung ano man ang tawag doon, nasa kanya. Lahat na exposure, nasa kanya. Hindi raw kasi marunong mag-online masyado. I mean, what? Nagtuturo ka ng doctoral level in an education program, tapos PhD Educ students kayo, hindi kayo makapagturo ng maayos online. You of all people should lead by example. Yun ang point ko. Online minute as mag-face-to-face ka, bawal yun, sumunod tayo sa batas. Natagurian tayo mga guro, tapos hindi tayo sumusunod sa batas. Ano tawag? Kaya ang public perception sa atin, mababa eh. Hindi ko naman nilalahat, no? Marami akong alam at kilalang guro na mahuhusay. Walang perpekto. Pero kaya minsan nababa ng tingin eh. Kadahil doon, remember last year, may namba siya atin ng mga guro. Kasi nga, tayo mismo nag-violate for our convenience. Hindi tayo nag-a-update. Saka nakakita, doctoral professor, kung magpapa-face-to-face ka, alam mo namang bawal. Lang nangyari na rin sa akin last time. Yun talaga, nireport ko, admittedly. One time before. Kailangan eh. Bakit? Kasi hindi tama. Violator yun. E paano naman ako? Kung may advising ako or so on ba? I had to meet one of them outside na hindi related sa class. Like for example, research. E sa research, syempre, magpapaalam ka pa rin on a waiver sa fieldwork. E may mga common students kami. Ako sa fieldwork ko as a researcher. Kumukuha ako ng mga kumbaga OJT. Pwede naman eh na mag-face-to-face, lalo kung doctoral. Research yun. Paid research grant yun. Walang kinalaman na school dun. Saka isa lang yun. Pero yung magkaklase ka, medyo hindi yata tama. Diba? Ako nga, magpapa-research lang ako, ha? Todo waiver. Magsasama ako na isang researcher ko. O maski sa studio namin, dun sa Master DTV, yung pinaka-producer nito, saka Carl DTV. May mga waiver, social distancing protocols kami. How much more pa kaya sa klase? Diba? Who should be the vanguard or who should be the epitome of utmost policy obedience? I mean, is it hard to follow protocols?
lalo sa mga guro, parang awkward yata kung tayo pang minsan maging violator ng mga protocols natin. Diba? Next, ang tinatawag natin na minsan nagugulat ako, iba mga faculty, nagpapasubmit sa mga class president ng mga hard copies nila. Guys, mali rin yun. Mas maganda ko online via email. Ako pag may requirements, I ask everyone to send me an email or through the class president via zip file. Then isend sa email ko or do sa academic portal namin. For example, Blackboard, yung mga academic portal, doon ko pinapagawa. Why would I submit it hard copy? So I ask them, Doc, ma'am, bakit po ganun? Sir, ba't po ganun? Mahirap daw kasi magbasa ng hindi hard copy. What? I mean, mag-retire ka na kung hindi mo kaya. Ang dami kong kilala, senior citizen professors na. Pero updated pa. I won't mention names anymore. Marami sila. Marami sila. Yung isa dito, nabanggit ko na nung isa sa mga unang vlogs ko. Kahit 70s na siya, very profound and very proficient pa rin siya sa technology. Doon, saludo ko. Pero yung iba, hindi marunong mag-online, minsan nagpapaturo sa apo. Walang problema yon. Okay nga yun, paturo ka sa anak, paturo ka sa apo kung medyo thunders ka na. Ang problema yung iba, gusto nila hard copy kasi hindi raw nila na-feel. Ipagtuturo nila kung di hard copy, come on. Mag-retire ka na lang, delikadesa tawag doon. Real talk lang, tamaan ang tamaan. Kasi ako, pag hindi ko na kaya, kahit bata-bata pa ako, may delikadesa akong tao. And that's how you lead by example. Delikadesa is a very important thing that we could impart and we should impart to the next generation of Filipino citizens. Something na we always blame on someone or anyone, pero pagdating sa atin, hindi rin natin magawa. Lastly, ito medyo sensitive. Politics. Wala akong pinapanigang politiko. I do have my preferences, but I will never tell it in public. Needless to say, I'll never campaign it to my students. Bakit? As a professor, as a mentor, as a teacher, it is my job to promulgate and to nurture their political appetite in order for them to become better Filipino citizens in the future. Hindi natin malalaman, baka isa sa mga estudyante natin maging presidente ng Pilipinas sooner than later. Hindi natin malaman, hindi natin masabi. So bakit ba siya i-issuehan na propaganda? Let them think. Kung yung political preference sila is against sa personal preference mo kung professor ka, okay lang yun. Your job is to make them mature and nurture their political preference, never to instill yours. Kaya nga natatawa ako sa mga nagpo-post . Hindi ko na sabihin kung anong side sila, pero natatawa ako. Hindi kayo professor, propagandist kayo, wala kayong kwenta. Pasensya na, magalit kayo sa akin. Because okay lang, I don't mind. Because your job, kahit sabihin nyo personal, wala pa rin kwenta. Wala pa rin. Because your job is to promulgate and to nurture a non-partisan, a non-political environment. Because no matter how imperfect, wala namang perfectong political system or political party. You might be looking at someone who can be better than yung generation natin ngayon. You might be looking at someone, pag naging politician siya in the future, maitama niya yung pagkakamali nung tinitira nating partido ngayon or whatever it may be. Kahit anong kulay pa yan. So wag tayong magpo-propaganda, wag tayong magbe-brainwash, at wag tayong mag-i-state. Sa atin na lang yun. Siguro sa family and friends, pwede pag-usapan, pero sa Facebook, pero sa klase, no, you should not. Kung pag-usapan man yung mga good deeds na lang, pero halimbawa, hindi ako magbabanggit ng mga event natin, pero yung mga generic term lang, dictatorship or whatsoever, brownout or whatsoever, wag na natin pag-usapan yun, regardless of political party. Yung mabubuting nagawa na lang, pwede naman . Kahit nagtuturo ka ng political science, you can even teach it objectively na wala kang pinapanigan. Ako, hindi ko pinagmamayabang, pero natatawa ako minsan . I took up also ang doctoral ko is about business and with focus on economics. I don't want to call myself an expert, pero I also took up special training in political economy. So may alam din ako sa politika at sa ekonomiya. Of course, being an economist by practice and by teaching profession myself. Pero wala akong binabash. Kahit alam ko yung totoo, kahit alam kong mga partisan yung mga nababasa ko. And some of those, mga kabrad ko pa at mga kasama ko sa trabaho. So mali yun. Mali talaga yun, mga kapatid. So yun na suggestion ko. Sana maging objective tayo. Iwasan natin yung mga ganun mga pagkakataon. Hindi tayo matuturing na totoong teacher. Because living by example is all about delikadesa. So thank you for this vlog and
I'll see you on the next episode na sana mas may delikadesa na tayong lahat. God bless everyone. Have a happy week ahead.